So ito na yung ano yung aking mga nahanap na mga trabaho sa inyo ah. Sinasabi ko, test the certificate lang kailangan nyo, pwede na, laban na. Yun! Eto na naman tayo, mga spoiled kong mga subscriber. Para lang sa inyo to, syempre. Lasing pa ako, pero nagising na naman ako ng maaga para sa inyo. Nag-research lang ako eh. Alam nyo naman, para lang makapag-apply kayo dito sa Canada. Marami akong, ano eh, maraming mga nanghihingi sa akin ng mga trabahong magaganda eh. Eh, alam nyo naman, sino ba naman magpapa-spoon feed sa inyo? Siyempre ako lang. Kaya ito, naghanap na naman ako ng mga trabahong mga pwede para sa inyo. Ano to, mga, yung meron akong nakita dito, ano lang, kahit hindi college graduate, kahit meron kang basta meron kang ano yung TESDA, pero meron pala muna akong gustong i-discuss sa inyo. Ako naman kasi medyo nahuli lang ako sa ano sa siguro napanood na ito ni ano ewan ko si Ate. Ano hindi ko na lang siya papangalanan. Ako na scam, meron na naman tayong na scam na ano kababayan niya sa Pilipinas. Ano eh ano siya? Na siyempre, alam niyo naman yung mga Pilipino, hindi lang naman siya yung nai-scam dito sa Pilipinas, meron ay sa diyan sa Pilipinas. Alam ko marami pa ring nai-scam, kaya nga hindi nawawala ng mga nangi-scam kasi marami pa ring nai-scam ganun. Kasi kakulangan sa kaalaman, mag-research ganun. Eh kaya ito, nandito yung video ko para lang sabihin sa inyo kung ano paano umiiwas sa mga scammers natin diyan sa Pilipinas. Ito nga ang nangyari kay Ate. Nag-message siya sa akin, sabi niya, kung ano pinapa ano niya yung kanyang yung nag-email daw sa kanya, pinapa legit check niya raw yung ano yung email sa kanya. Sabi ko sa kanya, eh ano bang ano yan? Ano bang agency yan? Anong ano consultant ano? Sabi niya, recruitment agency daw. Ngayon, nakita niya lang din daw to sa mga post sa ano sa FB. Eh ini-email niya raw. Ngayon, ang ginawa nag-reply naman daw. Siguro mga 2 weeks daw nag-reply sa kanya. Sinabi raw, ano raw, syempre bibigyan kanya ng mga magagandang ano eh para panghikayat na pampunta dito sa Canada or sa ano eh. Sinabi, mabilisan daw to na ano na yung sa mga employment mga ganun. Meron daw kagad sinabi sa kanya kung kailan yung mga deployment na date. Aba, hindi po ganun kadali yun. Sabi niya ang deployment daw eh baka by August daw, 2023 August. Tapos ano yung Canada or UK. Akala mo ganun lang kadali magpaalis ng ano no ng tao para pupunta sa bansa ng UK or dito sa Canada. Eh yun nga raw, tapos ang nakalagay daw sa email niya eh ano limited slots available. Nakalagay pa sa kanya eh one slot available. Eh red flag na yun pagka ganun. May mga ganun-ganun pa. Tapos kailangan daw mag-deposit ng 3,000 pesos para daw sa training and seminars na magaganap daw itong April. Ang pangalan ng ano, hindi ko alam kung baka kasi pwedeng ginamit lang tong pangalan ng recruitment agency na to or peke tong recruitment agency. Ang pangalan eh Asia World Recruitment. Hindi ko sinasabi na ano kasi baka ginamit lang tong ano na to, itong recruitment agency na to, baka hindi naman affiliated yung nag-email sa kanya ng ano na to, na email na to, hindi naman siya affiliated sa recruitment agency na yan. Or baka ginawa lang yung recruit ginawa lang nung ng scam sa kanya yung ano na yan kasi meron pang link doon na siyempre i-ano mo eh i ano ba to? I-check mo sa POEA kung ano yan, kung legit ba yan. Merong link sa email niya yung ano POEA. Pag-click niya raw nakita niya raw naman na ano na legit. Isa pang ano yan, isa pang ano ba to? Red flag diyan pag kayong nandun mismo sa email lang nagpadala sa iyo. Ang mas magandang pag-check niya, pumunta ka mismo sa
site ng POEA, dun mo i-check yung pangalan ng agency na yun, yung legitimacy ng agency na yun, para makita mo dun kung legit talaga yung agency na dun yung nag-email sa iyo, hindi yung bibigyan ka ng link sa email mismo ng naging scam tapos yun ang i-click mo, kasi pwedeng ginawa lang nila yung website na POEA, nakamukha-kamukha ng POEA, tapos nakalagay doon legit yung agency nila. Kaya mas maganda pumunta ka mismo sa POEA na site, doon mo i-check kung legit ba yung agency na yun. So yun nga, binigyan niya ng 3,000 pesos yung ano, through GCash daw yung ano, kasi minamadali nga siya eh, kasi ano raw, kailangan na raw kasi limited slot lang daw. Basta pagka mga ganyan, mga recruitment agencies, basta mga agency diyan sa ano, mga tao. Basta merong ano, red flag ka agad pagka merong money involved. Kunyari hinanapat ka agad ng mabilisang pera. Kailangan namin ng ganito para sa training, kailangan namin ng ganito para processing ano niyo, ganyan ganyan. Huwag po kayo agad maniniwala, sayang po ang pera. Sabihin nating 1,000, 500, 3,000 yan. Napakahirap kitain ng pera sa Pilipinas, sa totoo lang. 537, isang buong araw mo nang tinrabaho yun. Isipin mo yun, yung 3,000, ilang araw mo na pinag-trabahoan yun. Tapos, ang masama pa nito ngayon, nung minessage na raw ni ate yung tao na pinagsendan niya, pagsendan niya ng 3,000, wala na, naka-block na siya. Tapos, wala na rin daw mga post yung nakita niya raw na agency kuno, ganun. Tapos gusto niya raw i-confirm kung totoo daw 'yun, kasi gusto niya raw puntahan. Ngayon daw, kung pupuntahan niya raw, kasi mayroong binigay na sa Makati raw yung opisina. Gusto niya raw puntahan, kaya lang ipangungutang niya pa raw na naman para lang makapunta raw siya doon kasi nasa probinsya siya. Nako po, sabi ko, huwag niyo na pong isugal kasi scam, malamang po scam po 'yan. Kaya masasayang lang po yung pera nyo. Kaya para sa mga spoiled ko na subscribers, mga followers, please mag double check kayo. Huwag kayong, alam ko, kating-kati na kayong pumunta ng ibang bansa. Huwag po agad kayong kakagat sa mga ganyang modus. Marami po talagang scammer, kasi nga alam nila na usually yung mga naghahanap ng ganyang mga agencies, gustong-gusto na talagang makaalis. Kaya magbabayad usually sila para lang makaalis sa bansa natin. Pinakamaganda pa rin paraan para mag-apply, mag-research kayo. Magtingin-tingin kayo sa YouTube. Ayan. Kasi talagang nakakatulong din talaga yung mga kababayan natin na nagba-vlog, mga ganyan, kasi true experience nila yan, yung mga kinikwento nila tulad ko, na kung ano yung pinagdaanan ko, yun po yung sinasalaysay ko, yun yung sinasabi ko sa inyo kung paano mag-apply. Kaya mas maganda i-research nyo. Basta pagka may money involved, nako po, magdalawang isip kayo pagka mga ganyan, ha? Yun lang. Focus tayo sa mga muna. Marami tayong mga kababayan dyan gusto sa yung welding. Kasi isa to sa karamihan na naghahanap ng trabaho dito sa Canada, bukod sa pagbubutcher, mga caregiver, ito, mga welders, ganito. Sa welding, NC1 ang tawag, kasi sa butchers, NC2 yung slaughtering. Sa welding pala, NC1 ang certificate nyo doon. Kahit ganoon lang, no? 'Yon. Napakahaba na agad ng sinabi ko. Sabi ko 10 minutes lang. Sabi ko mabilisan video lang 'to eh. So ito na yung aking mga nahanap na mga trabaho sa inyo, ah. Sinasabi ko, test the certificate lang kailangan nyo. Pwede na, laban na. Pero puro sa mga about sa welding to, yung mga naghahanap ng mga welders, kasi isa to sa in demand dito sa Canada, mga welders. Hindi ko lang kinaya tong pag-welding, kasi natatakot din ako sa yung mga fumes, mga ganun. Mahina baga ko eh.
pangalak lang yung malakas sa akin, pero yung kaya hindi ako guilty. Hindi, ganun. Yun nga, pero kung kayo eh, meron naman mga experience sa bait sa pag-welding. Maganda to. Yung mga nakita ko dito na, ano, na trabaho, mga direct hire to. Ilalagay ko, ito na naman, ilalagay ko na naman yung link ko sa, ano, sa link ng email nila sa description ko. Doon po kayo mag-i-email ng inyong cover letter at ng si Canadian CV. Yung Canadian CV, pinamimigay ko po yan. Sa mga nagtatanong po, lalagyan ko po ba daw ng, kailangan ba daw lagyan ng picture yung CV? Huwag nyo na pong lagyan ng picture. Basta yung mga information na nakalagay doon, nakasaad doon sa CV na binibigay ko, fill upan nyo po yun lahat. Lahat po na pwedeng, dapat fill upan nyo po yun kasi doon sila magbabase sa ano nyo, sa application nyo sa kanila. Yung about sa cover letter, hindi pa ako nakagawa ng magandang cover letter. Pero mas maganda, mag-research kayo sa YouTube. Marami namang YouTubers na mga vloggers na nag-discuss na yan ng mga, ano, mga cover letter. Si Socmed, gumawa, kung kilala nyo si Socmed, ano yun, isa ring malaking YouTuber yun. Gumawa na siya ng step by step kung paano gumawa ng cover letter. Panoorin niyo yung video niya. Nako, ito na naman. Humahaba na naman yung mga sinasabi ko. Basta, ano to, 7 companies to na pwede niyo apply ang direct hire to. Usually to, kahit yung other trade certificate lang kailangan. Meaning, yung TESDA lang. Okay na yun. Tapos, less than, dapat meron kayong, kahit papaano, meron kayong 1 year na experience sa pag-welding. Kasi syempre rin na trabaho, kailangan din talaga ng experience ng trabaho niya. Hindi yan yung tutulad magtatrabaho lang sa grocery, ituturo lang kung ano yung ilalagay mo, ibebenta mo, ganun. Kailangan pa rin ng experience tong mga to. Ay ipapakita ko sa inyo ano na to, mga nagbibigay sila ng LMIA, meaning ano sila, pwede magtrabaho yung mga foreign workers na tulad natin mga Pilipino. Magbibigay sila ng LMIA para sa inyo para makapag-apply kayo dito sa Canada, ha. Oh, ito yung precision laser cut. Itong sa Southern Manufacturing Inc. Highway King Transport, yan. Itong Lakwa, pang social ng pangalan, Lakwa Construction, Pinos Machining and Manufacturing Limited, di ba? Genfabco, Bilco Welding and Fabrication. Lalaki ng mga sahod pala ng mga welder. Sana pala nag-welding na lang ako. Yun. So, yun. Yung mga, mga employers na to, direct hire to mga to, ha. Huwag nyo na akong, kung anong agency, mga makukulit kayo. Paano na nga, detalyado na nga yung sinabi ko. Ako na naghanap para sa inyo. Yung mga pwedeng yung mga direct hire, mga nagano na mga foreign workers. Ako na naghanap niyan para sa inyo, para hindi na kayo mahirapan. Nakakahiya naman sa inyo eh, di ba? Nahihirapan. Ang hirap pumindot sa cellphone, saka sa computer. Ang hirap maghanap. Ako na naghanap para sa inyo, mga... nako. Talagang spoiled na spoiled kayo sa akin eh. Pero mga maganda to, mga malalaki yung sahod. No? Yun lang. Sabi ko, mabilisan video lang. Inabot na naman ng 10 minutes yata yung video. Ha? Alam nyo na yun. Like, share, subscribe, ha? Para masaya. Alam.